Funny man ka ba o interesado kang matuto kay Funny? Nahihirapan ka ba kapag late game na at lamang na mga kalaban tapos lagi kang ni-invade? Kung gusto mo pang mag-improve kay Funny, panoorin mo to. Neto, mamaya. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat gawin kapag nasa ganitong sitwasyon na kayo sa solo rank. Sa game na to, laging pati yung mga kakampi ko kaya hindi ko sila maasahan. Merong Franco sa kalaban at masasakit na din damage nila kaya hindi na rin ako makakontest ng blue buff at ibang objectives. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa kong rotation at decision para hindi ako masyadong mag-up kahit ini-invade ako at makahabol ako sa gold kakalaban. Galing nga pala sa livestream ko yung game na to kaya maririnig nyo yung exact mindset ko habang nilalaro ko yung game. Kung mapapansin nyo yung map, yung tatlong base turret na lang yung natira sa amin. Samantalang yung sa kalaban ay kumpleto pa. Pero dahil sa ginagawa kong rotation, hindi sila makapush hanggang sa magka-item na ako at napapatay ko na sila kahit wala akong blue buff. Victory! Sir, what's your command? Ito yung naging draft pick namin. Hindi ko napapahabaan pa yung video kaya kakat ko na lang yung mga part na hindi na kailangan. Ipapakita ko na lang muna sa inyo yung first 4 kills ko bago ang sako na. Uy! Kala ko, hindi ko nakuha. Natatae! Kung mapapansin nyo ay 4 kills at 0 death ako sa early game at naging maayos naman yung sa part ko. Ang problema nga lang ay laging namamatay yung mga kakampi ko kaya nakakasabay sa gold ko yung mga kalaban hanggang sa makalamang na sila at nahihirapan na akong kumuha ng blue buff. Dito ay 4 kills, 3 deaths, and 1 assist na ako na kanina ay 4-0. Simula dito, i-reveal ko na sa inyo yung limang bagay na ginagawa ko para makabawi at hindi ma-end ang kalaban yung laro. Unang-una sa lahat, do not trash talk and focus in the game. So ayun na nga, kahit pikun ka na, huwag mo ta-trash talkin yung kakampi mo dahil pag sinagot ka niyan, imbis na maglaro kayo ay makikipagsagutan yun sa'yo. Isipin mo, paano kayo makadefend kung nagsasagutan kayo sa chat? Kaya dapat ay mag-focus ka lang sa laro at mag-isip kung paano manalo. Imbis na trash talkin mo sila ay pwede mo silang turuan kung ano dapat nilang gawin. Laging tandaan na solo queue ang laro mo kaya huwag kang aasa sa kakampi mo para hindi ka nalang masaktan. Tama? Tama, diba? Pangalawa, map awareness. So kapag nakafocus ka na sa game, mas mababantayan mo na yung mapa. Basta nakikita mo yung mga kalaban sa map, ay malalaman mo na kung ano yung susunod mo na magandang gawin. Kung saan papasok yung pangatlong strategy natin. So yung pangatlo is yung tinatawag kong split push or counter invade. So ito magandang halimbawa. Tingin kayo sa map. So nandun si D-Rot, Novaria, Lapu-Lapu at saka si Franco. So nawawala si Hanabi.
So pwede natin i-push itong bottom lane, pero i-assume natin na si Hanabi ay papunta sa Lord or papunta sa bot lane nila para i-def yung tower. Hindi ko niko-contest yung Lord dahil sa tatlong dahilan. Unang-una sa lahat, kaya na nila akong i-burst. Pangalawa, nandun si Franco. At pangatlo, dirot yung core nila na mas mataas yung level at saka mas malakas siya sa retrihan dahil kaya nang isabay sa ult niya para mas ma-secure yung Lord. Mas napaganda pa yung ginawa natin dahil nakapag-trade tayo ng tatlong bagay. Sa unang-una sa lahat, nakuha ko yung golden XP sa dalawang wave ng minions. Pangalawa, nakuha ko yung dalawang tower nila. At saka yung pangatlo is nakuha ko pang patayin si Hanabi. Kaya maraming golden yung nakuha ko. Naka-item na ako eh. So dito nga ay dahil sa first 4 strategies na ginawa ko ay nagka-item pa din ako. At kung mapapansin nyo ay nakakapatay ako kahit wala akong blue buff. Lagi nyong tandaan na kahit walang blue buff si Fanny ay kaya niyang makapag-engage. Pero good for one combo lang. Tapos out na kayo. Kaya huwag kayong maghahabol ng blue buff nyo hanggat hindi nyo pa kaya. Masasaktan lang kayo ako na nagsasabi sa inyo. I mean yung ipaglalaban mo yung blue buff mo kahit alam mong talo. Kaya maghintay ka lang ng tamang pagkakataon. Di ba ako makapag-buff mamaya kapag namatay natin sila? Pointless si contest yun guys pag ganyan. Mamatay lang kayo. Wala kayong mga kasama. Yung panglima naman natin is yung proper targeting. Bilang assassin, dapat alam natin yung trabaho natin. Which is yun yung unahin yung mga damage dealer nila. Ano or sino nga ba yung mga yun? Syempre yun yung mga marksman at mage ng kalaban. Malalambot lang sila kaya kapag may enough item na tayo ay kayang-kaya na natin silang i-burst sa isang kombohan lang. Taking buff. Promise, bibili lang ako ng buff. Dito, mag-attempt na sana ako kumuha ng buff. Ang kaso, marunong din talaga yung Franco dahil ako lang yung inuultihan niya. Kaya nasusunod niya talaga ako kapag kukuha ko ng objective. Tapusin niyo yung video dahil magsasabi pa ako ng mga additional tips and tricks para tumaas yung chance ng comeback. Teka. Comeback sa game ha? Hindi comeback kay X. Ayun ako. Nakapagod. Dito, nakaramdam ako na nagla-lord yung kalaban at sakto ay napaka ni Luye yung magic sentry kaya nagka-vision ako. Hindi ako napansin ng Franco dito at sakto nag-ult yung JS kaya napunta kay JS yung attention niya. Buti na lang ako yung nakakuha ng Lord kaya mababaligtad na yung flow ng laro. Mag-engage sana ako dito kaso nag-miss yung sakong cable and wala din akong buff sabay hinahabol pa ako ng Franco. Kaya lang naman tayo yung dalawa sa amin kaya hindi kami makasabay sa Lord para sa possible endgame. Natalo na nag-finibur yung lapu-lapu dito tsaka Dirot kaya naka-pre-hit kami. At heto na, patay si Franco, si lapu-lapu at Dirot na may hawak ng retry. Alam na, pakinggan yung magiging reaction ko. Oy, na-miss kita! Long time no see! Kumusta? Okay ka lang ba? At so ayun na nga, ang strap talaga sa feeling pag nag-tease ka muna bago mo makuha yung isang bagay. Paalala ko lang, ang video na ito ay para makatulong sa inyo pag nasa ganitong sitwasyon kayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay 100% tama ay papanalo nyo yung game. Dito nakita ko kung saan galing yung ult ni Novaria and alam ko na resurrect nyo pa yung Franco. Kaya agad kong pinuntahan. Sakto kasama nyo yung Hanabi kaya napatay ko silang dalawa. Destroy the turret. Initiate retreat.
patay. Ay, nako! 23 minutes na yung game mo! Baka naman, mga loads, ang bug! Padamihan ng deaths yung labanan pala eh. Hindi ako na-inform. Kailangan kong gumawa ng paraan para di sila mag-focusan. Heto guys, segue tips. Kita ko yung limang kalaban sa mapa. Malalim si Dirot, Franco at Lapu-Lapu. At nagkaroon din ng clash sa mid lane. Hindi muna ako lalalim para hindi magka-vision sa akin si Novaria at Hanabi. Pag kasi sinalubong ko yung minions na paparating, eh magbabak si Hanabi at saka Novaria. Kung mapapansin nyo si Novaria, re-respawn na siya sa mid clash kaya ikiklear ko na yung minions. Ang susunod na ginawa ko, isasalubungin ko si Hanabi para hindi na siya makahit sa minions to gain extra life din at baka maklear pa niya yung minion babe. Eh kayo, ano yung mga ginagawa niyong bagay para makamback yung game? Comment nyo nga. Oo nga pala. Kung may natutunan kayo at nagustuhan yung video, baka naman. Best team?